dama ng taong mayroong pancreatitis o mayroong sakit sa tiyan. Madalas napapagkamalian ho nila to na kung ano-ano, no? Pero ngayon linawin ho natin ano-ano ba ang symptoms nito, ano ba ang pagkain at food supplement na pwedeng makatulong sa isang taong merong pancreatitis. Kaya kung meron ho kayong kamag-anak, mahal sa buhay, mga taong kakilala na nakakaranas ng problema sa pancreatitis, panahon na po para mag-tune in kayo, pakinggan nyo pong mabuti. At kung hindi nyo naman mapapanood, pwede ho ninyo itong i-replay. Pwede nyo panoorin sa ating YouTube channel, Jericho Mendoza YouTube channel. At pwede nyo pong i-replay dito mismo sa Facebook page ng UNO at sa Facebook page ni Jericho Mendoza Health Guide Facebook page. So marami ho tayong ginagamit na platform para makaabot po tayo sa ating mga kababayan, even sa abroad o saan man dako ng daigdig, hanggat naaabot kayo ng internet, mas maganda po talaga mapanood ninyo to. Simulan natin mga kababayan, pancreatitis o sakit ng tiyan. Ito ho eh, ang sintomas ng acute pancreatitis ay sobrang sakit po ng tiyan, no? May kasama ho itong pagkahilo, nahihilo ho yan at the same time nagsusuka. May kasama rin ho itong pagkalagnat o nilalagnat yung taong may pancreatitis. Kung papansin ninyo mga kauno, nahihilo, nagsusuka, may kasamang pagkalagnat. Malamang mapagkamalan nyo itong COVID-19, kaya yung iba natatakot. Kaya marami ho sa akin nagme-message, ito daw ang nararamdaman nila. Siyempre naman sa panahon ngayon, kakabahan ka talaga. Baka mamaya COVID-19 yung inyong nagiging sakit na. Pero sabi ko, teka muna, no? Suriin muna nating mabuti. Kapag po kayo ay nahihilo, may kasamang pagsusuka, nilalagnat ka, mabilis ang tibok ng puso o mabilis ang tibok ng pulso, yung takbo, no? Yung tibok ng pulso. I-check muna ho natin, no? I-check nyo muna, baka mamaya, yan ay umiinom ng alak, no? O kaya mayroon siyang gallbladder stone. So normally pala, ang risk factor nito ay yung pag-inom ng alak o yung pagkakaroon mo ng gallstone. The same pala ang nararamdaman pagka ganon, lalo na pag manginginom ka. Kaya akin po palaging sinasabi, itigil nyo ang pag-inom ng alak. At kung kayo naman ay may gallstone, meron ho tayong specific na ina-apply dyan. Nandun, mapapanood nyo ho doon sa ating YouTube channel, no? Kaya dapat nanonood kayo ng mga video natin para nalalaman ninyo kung ano-ano ba yung nangyayari sa ating katawan. Para makaiwas ho tayo sa ganito, sa pancreatitis, una ho, napakahalaga na bawasan natin ang mamantika at ang matatabang pagkain. Inuulit ko, balat ng manok, no, animal fats, mantika, pinirito, fast food. Bawasan ho natin yan, yung animal fats at mga mamantikang pagkain. At the same time, magbawas po tayo ng timbang. Meron hong tamang timbang ang bawat tao. Mamaya ipakikita ko sa inyo kung ano ba ang tamang timbang. Mahalaga ho kasi na dapat na-i-check natin ang tamang timbang. Umiwas ho tayo sa sigarilyo, sa alak, sa matabang pagkain. Damihan po natin ang kain ng gulay at prutas. Makapag-ehersisyo dapat tayo ng 30 minutes daily. Mabuti ho ito para pawisan kayo. At the same time, kailangan ho natin ng ultimacy, no? Ultimacy 2-1-1 every day. Malaking tulong ito para mabalanse ang acidity, para mawala ang sakit ng tiyan. Mag-take din ho tayo ng acai berry, 30 ml 2 times every day. Antioxidant po ito para mawala ang sintomas ng pancreatitis. I-take ho ito ng empty stomach, no? Mga kababayan. So ultimacy and yung tinatawag ho nating acai berry. Ngayon, meron ako i-share sa inyo yung tamang timbang kailangan ma-achieve ho natin ito. Kailangan makuha natin to para at least no, makaiwas ho tayo hindi lang sa pancreatitis, makaiwas ho tayo sa napakaraming pwede nating maging suliranin. Kasi pag sobra-sobra ho tayo sa timbang, pag tayo po ay overweight o obese tayo, ay pwede hong magkasakit sa puso, magkasakit sa atay, magkasakit sa bato, magkaroon kayo ng alta presyon. Napakarami pala ang pwede nating makuhang karamdaman pag wala ho tayo sa tamang timbang. Kaya mga kababayan, ito po ay ipaglilingkod ko sa inyo, lalo na pag nakakaranas kayo ng pancreatitis. No? Nandyan po sa inyong harapan ngayon ang tamang timbang ng lalaki at babae. Ito po ay base sa inyong tangkad. Halimbawa po, ang inyong taas lalaki ka ay 5 feet, no?
dapat ang timbang mo 48.2 kilos lang o 106 pounds. Pagka ho ikaw ay 5 flat o 5 feet ang taas mo at medyo sumobra ng 106 pounds ang inyong timbang, ibig sabihin po overweight kayo. Pag overweight kayo, pwedeng sumakit ang tuhod, pwedeng magkasakit sa puso, pwedeng maalta presyon, pwedeng magkaroon ng problema sa pancreatitis, pwedeng magkaroon ng problema sa liver cirrhosis o fatty liver. So napakarami pala kasi pag sobra ho kayo sa timbang, ibig sabihin sobra ho ang fats ng inyong katawan. Sa kababaihan naman ho, normally ang taas ng ating mga kababaihang Pilipino, nasa mga 5'1 or 5 flat yan. Ang babae po yan, tignan nyo sa screen nyo, pag ang height mo ay 5 flat o 5'1, so yan, normally ganyan. Ang timbang mo, pag babae ka, dapat 100 pounds or 45.4 kilos. So ngayon, mga kaibigan, makikita nyo ho ngayon, nandyan sa inyong harapan, ang tamang timbang ng bawat isa. No, maganda, ma-screenshot nyo to, ma-share nyo sa mga mahal nyo sa buhay para makuha po natin yung ating tamang timbang. Mapapansin nyo, marami ho tayong pwedeng maiwasan, no? Maiwasan kung ano-anong karamdaman pag na-achieve ho natin yung tamang timbang. Kaya lalo na doon sa matatangkad. Halimbawa, ikaw ay lalaki, nasa 5'10 ka o 5'11. Normally, maraming ganyan din eh. Pag 5'11 ang height mo sa lalaki, dapat 172 pounds ang timbang mo or 78.2 kilo. Yun ang tamang timbang ng 5'11. No? Pag ikaw naman ay babae, matangkad na yung 5'7. 5'7 o 5'8. Matangkad na yon. Mga sumasali na yan sa mga modelo, modeling. No? Dapat yan, 135 pounds pag 5'7 ka. Or 61.4 kilo kapag babae naman. Ito, napakahalagang guide ho nito, mga kababayan, para marami ho tayong maiwasan kung ano-anong sakit. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kung kayo po ay nakakaranas na ng pancreatitis, ang sintomas ho nito, inuulit ko, pagkahilo, masakit ang ulo, may pagkalagnat, no? Medyo nagsusuka, no? Ibig sabihin po nito, kailangan yung uminom ng Ultimacy, dalawa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi. Tapos uminom kayo ng acai berry. Ang acai berry ho kasi is a super antioxidant na napakaganda ho nito para sa buong tiyan. No? Maganda sa bato, sa baga, maganda sa bato, sa atay, sa bituka, no? Sa bladder, sa spleen, sa pancreas, no? Napakaganda ho ng acai berry diyan. Energy booster yan at the same time may pain management siya. Nakakatanggal siya ho ng sakit ng sikmura o ng sakit ng tiyan. Kaya maganda ho siya na iniinom pagka meron ho kayong acidity, gastritis o pancreatitis na ang tawag ho natin dyan ay sakit sa tiyan. Yan mga kababayan, kinakailangan ho alam nyo yan para hindi ho kayo nangangamba. Inuulit ko kung minsan kasi napapagkamalan ho agad natin. Siyempre, hindi mo naman maiaalis yung iba. Medyo nagiging paranoid na. Kakaramdam ka nga naman ng lagnat. Nagsusuka ka. Nahihilo ka. Baka mamaya, COVID-19 na nga ito. Wala tayong pagkakataong maswab test ka agad dahil punuan ng mga ospital. Ang aking pong advice bilang nutritionist ninyo, una, i-check nyo muna. Baka mamaya manginginom kayo o mahilig kayo sa meat, no? Tapos sobra pala ang timbang nyo. Subukan nyo muna ho yung acai berry tsaka yung Ultimacy. Well, in fact, ang Ultimacy naman sa mga COVID-19, ina-advise din natin yan. Kasi ang vitamin C, kailangan ho ng lahat ng tao ngayon sa buong mundo, hindi lang ho ang may mga pancreatitis. Kaya pangunahin na ho para practical, no? Ngayon pa lang po, nakakaranas kayong sakit ng tiyan, pagkahilo, nilalagnat, maganda makapag-take kayo ng Ultimacy, no? Vitamin C Ultimacy na 100% sodium ascorbate, alkaline base na nakabubuti sa ating energy. Hindi ho ito maasim sa tiyan, napakabuti ho nito to drive all the nutrients in the body. Vitamin A to zinc is more powerful with the presence of vitamin C. At the same time, combination nito ang ating acai berry na napakaganda po nito para sa ating buong tiyan. Yan po mga kauno. Kaya ako po iyan ipinaglingkod sa inyo kasi unang-una, napakahalaga po niyan para sa ating lahat. No?
Napaka-importante po niyan para sa ating lahat. Kasi sa panahon ho ngayon, pagka ho hindi tayo mag-iingat, no? Pagka hindi ho tayo talaga mag-check, no, ng lahat ng bagay para malaman natin yung eksaktong kalagayan natin, eh baka malagay ho tayo sa delikadong sitwasyon. Kaya ako po, sa mga nagtatanong sa akin, na mga kinakabahan, na akala nila baka mamaya COVID-19 na yon, eh sabi ko, teka muna, i-check muna nating mabuti. Kasi minsan yung nararamdaman ninyo, eh sintomas din o kahawig, halimbawa ng fatty liver. Ang fatty liver, tsaka yung pancreatitis, halos magkapareho siya ng symptoms eh. Na kung saan, yung symptoms nito, nahahawig din sa sintomas ng COVID-19. Kaya ako po, ang sinasabi ko sa inyo, mag-take talaga tayo ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants. Why? Kasi ang antioxidants, tumutulong ito para sa kidney function, reproductive function, respiratory system, protect the liver, immune system, no? Na kaka-maintain ito ng magandang timbang, no? Anti-aging, liver protection. Marami hong nagagawa ang ating mga produkto sa ating kalusugan, lalo na ho sa panahon natin ngayon. Kaya nga, minamabuti ko po na ipaglingkod sa inyo para po hindi ho tayo basta-basta nag-aalala. Kasi ang pag-aalala o pagkakaroon ng stress, isa rin naman ho yan sa pinanggagalingan ng napakaraming sakit. Kaya dapat medyo ginaguard natin ang ating sarili. No? Kaya ho, malaking tulong itong Uno Live na to. Nakakapakinig kayo ng mga informasyon na pwede ho makatulong at maging aware kayo sa nangyayari sa atin araw-araw, mga kababayan. So yun po ang aking naipaglingkod sa Total Wellness Solution, ano? Yun po ang aking gustong ituro sa inyo. Sana po ay inyo pong natutunan. And again, kung gusto niyo po ng replay, pwede niyo naman po itong panoorin uli. Ngayon, ituloy-tuloy natin bago ako magbigay sa inyo ng ilang mga paalala na video. Gusto ko sa inyong idiin yung usapin ng tungkol saan? Ng tungkol po sa antioxidant. No? Mga kababayan, marami ho binabaliwala ho ito. No, akala nila ito ay ganun-ganun lang. Ang antioxidant, mga kababayan, inuulit ko, sabi nga ho, sabi ko ho kanina sa inyo, ito ho yung kabuuan, isa sa kabuuan na pwedeng makatulong sa atin. Pagka po tayo ay marami nang nararamdaman, hindi naman kailangan agad-agad maggagamot ke. Pwera na lang kung talagang matindi na yung sakit na nararanasan mo. No, pwera na lang kung talagang medyo hindi ka na makahinga, no, nahihirapan ka ng tumayo, hilong-hilo ka na, no? Eh may mga panahon ho na dapat talagang atin muna hong tignan ang ating sarili, no? Kumbaga, ang pangsyon ng prutas at gulay tsaka antioxidant na galing sa food supplement, eh parehong-pareho po 'yon kasi ang pinagkuhanan naman natin ng supplement eh gulay at prutas. Normally doon nang gagaling 'yan, no? Pero na lang doon sa omega-3 na galing sa fish oil, no? Ito ho, again, inuulit ko, sobrang ganda ho nito sa function ng buong katawan, lalong-lalo na ho sa defense mechanism. At gusto kong maintindihan nyo lahat na ang ating mga produkto, ang mga products ng Uno, no? Ang ating mga inire-recommendang mga produkto, nakakatulong ho ito para magkaroon tayo ng tinatawag nating magandang immune system o resistensya. Tandaan nyo, ang immune system, ang Tagalog niyan, resistensya. Marami, nakakamali dyan. Baka akala nyo kung ano yung immune system. Again, immune system, ang Tagalog niyan, resistensya. Para lumakas ang inyong resistensya, kailangan nyo ng antioxidants, micronutrients, phytochemicals, lahat ng klase ng vitamina, minerals and fiber na matatagpuan ho natin sa prutas at gulay at pwede rin ho nating matagpuan sa ating mga produkto. Mga produkto ho na kung saan ni hindi naman ho tayo lang ang nagre-recommenda nito. Mga kababayan, pakinggan niyo ho akong mabuti. Hindi ko naman ho ito sinasabi sa ere para po bumili ka lang. Hindi ho. Sinasabi ko ho ito kasi approved naman tayo ng mga pangunahing approving body, especially dito sa Pilipinas. No? Unang-una, tayo po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ngayon, alam nyo naman, no, na nakikita nyo naman palagi sa telebisyon na involved ang FDA pag ang usapin ay kalusugan.
And I'm proud to say, sa lahat ng nakikinig ho ngayon, ang lahat po ng ating produkto ay aprobado naman ng Food and Drug Administration. In fact, even ang ating mga kapatid na Muslim, sila po ay namimili ng kakainin eh. Pagka po walang halal certification, hindi ho nila kinoconsume. No, ibig sabihin ng ating mga produkto, no, eh meron ho tayong approved ng mga halal certification. Kaya sa mga kapatid ho nating Muslim, akin po sa inyong sinasabi na safe hong kainin to dahil inapprove ho ito ng inyong kumbaga ng association ng mga kapatid nating Muslim. Meron silang ipinagkakaloob na halal certificate para malaman ng Muslim community na ito ay safe para sa kanila. Kaya ang ganda ng produkto natin. Pangatlo, tayo po ay awarded ng super brand, no? Sila ho ang nagsasabi na ang produkto natin ay effective, proven at katiwa-tiwala. At kauna-unahan ho tayo ng multi-level marketing dito sa Pilipinas na na-feature ho halos lahat ng produkto natin dyan sa Philippine Pharmaceutical Directory. Isang libro na ginagamit ho ito ng mga health professional. Ginagamit ho ito ng mga may kinalaman sa kalusugan. Dyan ho sa libro na yan, dyan sila directory yan eh. Dyan sila tumitingin kung ano ba ang mga produkto na pwede pong irekomenda sa publiko. Anong ba't ko to binabanggit uli mga kababayan? Kasi po sa panahon ngayon, alam ko siyempre everyone is nag-check, kailangan talaga vigilant ka, kailangan talaga chine-check mo mabuti kasi ipapasok mo sa loob ng katawan mo yan eh, kakainin mo yan eh. Eh ito naman hong ating Uno Live, ito ay matagal na ho, 3-4 na taong ko na ho itong ginagawa, itong ating Uno Live regarding sa usapin ng kalusugan. No? Ang Uno naman ho is 14 years na ho. Na tayo po ay ako ay proud na sabihin na tayo po ay talagang reliable, effective and proven products na talagang nakatutulong naman tayo sa lahat ng mga tao. Siyempre lalo na kung ikaw ay may disiplina sa buhay, meron kang disiplina sa exercise, sa pagkain, may disiplina ka sa araw-araw mong pamumuhay, eh talagang nakaka-achieve ka ng tinatawag nating total wellness, no? Yung malusog na pangangatawan. Kaya mga kababayan, ano? Tayo po ay kumbaga hindi ho tayo dapat mag-alala.